Ay, good morning mga kabanat. Dito sa YouTube muna, no? I-update ko lang ito sa inyo na itong silaw, no? Imbod na naman itong silaw-law. Law-law talaga. Pag hindi pa ito nakulong mga kababayan at hindi pa ito naparusahan, ay iwan ko lang kung anong klaseng justice system ang mayroon tayo. Itong si XDBMU, si Klaw, ay sa Parmali ito. Doon na naman sila kumuha ng kabalastugan nila. Talagang magkadugo talaga itong mga ito. Na itong ano ng DepEd, alam niyo siguro itong DepEd na outdate, overpriced na laptop, imbod na naman itong Parmali, ay dito sa post ng inquirer.net, imbold na naman itong Parmali at itong si UC Klaw na sa pagbili ng laptop na hindi qualify, no, overpriced pa, outdate nga yung nakalagay dito. So, pag hindi pa ito nakulong itong mama na ito, ay iwan ko lang mga kababayan kung anong klaseng sistema ang meron tayo. Hindi ko lang alam kung talaga mangyayari dito sa ating bansa. Talagang hindi talaga maiwasan na mawawala ang tiwala ng taong bayan dito sa ating namumuno, lalo na sa justice system sa ating bansa. Napakarami na nila, lalo na dyan sa, ano, no, sa Senado, na hanggang dinig lang ng dinig, hanggang batikos lang ng batikos, napakalakas magsalita itong si Gordo Nakalaan, no? Sila ni Kiko. Andiyan pa si Kiko. Ah, wala na. Wala na pala itong si Kiko. Riza, no? Isa sa si Riza nandiyan, mga kababayan. Kapag hindi pa ito, ewan ko lang anong ginawa nila sa report nila na ang dami nilang sakchak boriche. At ngayon, itong silaw ay involved naman pala dito sa pagbili ng laptop na overpriced. Ngayon nga ay parang gusto inimbestigahan na nga eh patungkol dito sa overpriced at outdate. O baga, ipag sinabing outdate ay medyo hindi na compatible itong laptop na ito para sa ating kasalukuyang software o itong pang big sabihin yung pag sinabing outdate kasi yung laptop ay hindi na ano, iba na talaga siya, hindi na siya pasok sa quality sa panahon natin ngayon. Law, yes, ilaw-law na naman mga kababayan. Talagang nakakalungkot ito mga kababayan kapag hindi pa ito na bigyan ng solusyon at hindi pa ito nagawa ng paraan ng gobyerno na mapanagot itong mga involved at until now namamayagpag pa rin itong mga taong ito, no? Napakarami nilang dininggoy at tila baga, hindi sila nahuhuli. Napakalakas yung kapangyarihan nila mga kababayan. Yan ang nakakatakot, nakakalungkot at nakakatakot sa ating bansa. Na sila, gumawa sila ng masama, kaya nilang lusutan. Samantala yung mga maliliit na tao, pag nakagawa ng masama, huli agad. Itong mga mayayaman na ito kapag nakakagawa ng kabalastugan, automatic, nakakalusot eh. Nakakalusot at ang dami nilang palusot. Di mo? Silaw. Involved na naman. Ay, nakakalungkot itong ano natin mga kababayan. Kung wala pa ito, hindi pa ito. Ayun nga sa post ni Tontong Contreras, kasi ang source ng news nitong ginamitan ko ay post ito ni Professor Tontong Contreras. Ang sabi niya, ikaw na naman. Diba? Ikaw na naman. Ex-DBM Music Law as of formally Miss Tag in overpriced DepEd laptop. Diba? So, itong si XDBMU UC Klaw of Parmali. Talaga. Talaga, ano to? UC, talagang hindi lang pala, dami palang transaction itong Parmali. Kasi si Klaw, hindi naman siya UC ng, ano eh, hindi naman ata siya UC ng Parmali. Sabi ko makamali, DBM siya eh. Department naman siya. Hindi siya. Ang Parmali kasi, para sa pagkaintindi ko, magkaiba ito sa DBM. Di ba? Ang Parmali kasi, sila yung tagabili sa imang bansa at binabagsak nila sa Parmali. Sa DBM. Ang DBM kasi, yung bumibili sa Parmali. Kung magkasabot, talagang feeling ko, parang may mali talaga. Dapat mapanagot dito mga kababayan eh. Di ba? Ay, nako. Talaga. Yun nakakalungkot. Sadya lang muna ang ating opinion dito. Sana may panagot dito mga kababayan. So, ang video na ito sa YouTube natin i-upload mga kababayan. Morning!